Magandang umaga sa inyo. Talagang ako'y nagagalak na kayo ay nakadalo sa ating online class. Narito tayo ngayon sa ating pakitang turo para sa araw na ito. Upang masagot ang katanungan na ito sa huli nating pag-aaral na sa araw na ito, tandaan ang katanungan na ito para sa ating aralin. Bilang isang mamamayan, ano ang kahalagahan ng inyong pakikilaho sa mga nagaganap sa ating lipunan? Mamaya, at the end of the lesson, sasagutin niyo yan, kaya makinig na mabuti at mag-participate. Upang simulan ang ating gawain sa araw na ito, may hinanda akong memory game para sa inyong lahat. Alam kong matatalas ang inyong isipan at alam niyo ang larong ito dahil alam ko sa inyo na karamihan ay naglalaro nito. No? So, tignan ang limang larawan at sa bandang huli, inyong ibibigay ang mga konsepto o kaalaman o isang salita na nagdi-describe doon sa larawan na nakita ninyo. Okay? Simulan na natin. Unang larawan. Ang ikalawang larawan. Ang ikatlong larawan. Ikaapat na larawan. At ang huling larawan. Alam ko, tandang-tanda ninyo ang mga larawang inyong nakita. At ngayon, tignan natin kung ano ang mga larawan na tumanim sa inyong isipan. Simulan natin sa unang larawan. Upang dagdag kaalaman o puntos para sa inyo, maaari bang pakisabi sa akin kung bakit nyo naisip ang salitang inyong ibibigay? Okay? Alam ko mauhusay kayo. Simulan na natin. Ano ang unang larawan? Yes, Lebron. Election po, ma'am. Nasabi ko po, ma'am, na election ito sapagkat po meron po sila pong balota na sinasagutan upang pong makapapili ng isang mamumuno po sa kanilang lugar. Tumpak! Mahusay ang inyong kasagutan. Sa ikalawang picture, yes, Darlene? Sa tingin ko po, ang ikalawang larawan ay tumutukoy sa bayanihan sapagkat sa larawan pinapakita po ang pagkakaisa o pagtutulungan ng grupo ng mga tao na buhatin ang napakabigat na bahay. Very good! Ikatlong picture. Ito ay memory game kaya alam kong natatandaan niyo ang ikatlong picture. Yes, Rodeline. Brigada Eskwela po. Nasabi ko po na eskwela po ito dahil po sa pagtutulungan po nila upang malinis po ang isang classroom. Tumpak, ang ganda lang ng inyong observation, ha? Matatalas ang inyong memorya talaga. Sa tatlong larawan, 3/3 na. Next picture, ika-apat. Lebron muli. Ma'am, community pantry po. Yes. Nasabi ko, ma'am, na community pantry po ito sapagkat marami pong tao ang nakapila upang pong makapaghingi po ng libreng pagkain sapagkat po ngayon pong pandemic, marami pong walang trabaho at naghihikahos po. Ang galing na yung observation. And last picture, ano kaya ang panghuling larawan? Si Rodeline. Pagdodonate po sa ng mga gamit po sa mga bata. Nasabi ko po ito dahil po sa nakita ko po na nagbibigay po ng tulong po ang ilang mga tao sa mga bata po. Tumpak ang uhusay ng inyong mga kasagutan sapagkat naibigay nyo ang mga kasagutan sa ating katanungan. Ito ay related sa ating paksa sa araw na ito. Ano kaya o maari niyo bang sabihin sa akin kung ano ang paksa na ating tatalakayin para sa araw na ito mula doon sa limang larawang inyong nakita? Yes, Darlene?
Sa tingin ko po, ang paksa po na ating tatalakayin sa araw na ito ay ang papel ng mamamayan, isang sangkap sa mabuting pamamahala. Very good. Ang husay, no, talagang inyong nabinabasa na kayo nag-a-advance reading ng ating mga aralin sa asignaturang araling panlipunan. Okay? Especially sa economics. Okay. May inianda muli akong isa pang activity. Okay? Tignan ang nasa picture na yan. Anong alimango at ang ant. Okay? Ano kaya sa palagay ninyo ang pagkakaiba ng crab mentality at ant mentality? Yes, Darlene? Ano nga po ba ang pagkakaiba ng crab mentality sa ant mentality? Kapag sinabi po natin crab mentality, ito po ay tumutukoy sa kaisipan ng ibang tao na naghihila pababa ng kanilang kapwa dahil sa inggit o dahil sa pagnanais na hindi sila mahigitan ng iba. Ito po ay kadalasang kinakabit sa mga Pilipinong naghihila pababa ng kanilang kapwa kaya hindi sila umaasenso. Samantala, kapag sinabi naman po nating ant mentality, ito po ay tumutukoy sa pagkakaisa o pagtutulungan ng bawat isa upang sabay-sabay silang umundad. Mahusay! Ang galing naman ni Darlene. Ngayon, bilang isang mag-aaral, kung kayo ay papipiliin sa dalawang konseptong ito, ano ang pipiliin nyo at bakit? Sige nga, LeBron? Ant mentality po, dahil higit na kailangan ng isang bansa ang mamamayan na nagtutulungan kaysa sa naghihilahan pababa. Para sa gayon, pareho umangat ang bawat isa, gaya ng isang langga, tutulungan at umapagpupok ng pagkain na kanilang kailangan. Kaya tayong mga Pilipino, higit na magpataasan o maghilahan pababa, tayo magtulungan upang mas umunlad at umangat ang ating bansang Pilipinas. Napakahusay ng iyong konsepto ang ibinigay sa atin at ang iyong dahilan kung bakit yun ang ating gusto. So lahat tayo ay gusto natin ng kaisipan o konseptong ant mentality sapagkat sabi nga sa pagkakaisa may pag-unlad. Dahil dyan, mula sa ating pamahalaan dahil ang paksa natin ay tungkol sa papel natin bilang isang mamamayan upang magkaroon ng magandang pamamahala, pagkakaisa, ano nga ba ang participatory governance? Okay, Oliver. Ano ang participatory governance? Ito ang tawag natin sa uri ng pansibikong pakikilaw kung saan ang mga ordinaryong mamayan ang nakikiisa sa pagbabalangkas at pagbibigay ng solusyon sa sularinin ng bayan. Oh, kaya ang galing na kanyang definition, no? So parang halos na parehong-pareho nitong ating nakasulat sa inyong screen. Bilang alam na natin ang kahulugan ng participatory governance, bakit kaya mahalaga itong participatory governance o bakit natin kailangan ito na malaman sa ating pamamahala o sa ating gobyerno? Ang bilis ni Felicity. Go, Felicity! Para po sa akin, mahalaga ang participatory governance dahil bilang isang mamamayan ng ating bansa, tungkulin po natin ang ikauunlad ng lahat. Okay, tama yon. Ang gagaling niya talaga. Talagang kayo ay mauhusay ng mga mag-aaral na Sampaguita High School. Dahil alam na natin ang participatory governance, mayroon tayong pangkatang gawain na nahinanda ngayong araw na ito. Ito'y tatawagin natin na That's Entertainment. Sino sa inyo ang nakakaalam nitong isang palabas noong 1980s na That's Entertainment? Ito ay marahil ang paborito sa mga magulang ninyong palabas noon nung sila ay mga teenager pa lamang. Nga, meron ba kayo idea tungkol dito sa That's Entertainment? Yes, LeBron.
Sabi po sa akin na aking mga magulang, ito po ay palabas no kung saan marami pong artista ang nagtatanghal. Yes, at meron silang iba't ibang mga assigned na gagawin na entertainment. So, ngayong araw na ito, ganun din ang ating gagawin. Hinati ko kayo sa dalawang pangkat upang kayo ay magpakita ng inyong talento. Kunwari tayo ay nasa isang That's Entertainment Show. Mayroong gagawa ng jingle at may gagawa ng talk show host. At pipili kayo ng konsepto tungkol sa participatory government or sabihin natin papel ninyo bilang mamamayan upang magkaroon ng magandang pamamahala. Dapat ang inyong video ay tatagal lamang ng 3 hanggang 5 minuto. At dito ay meron pa tayong, para meron tayong time na i-check ang inyong gawa. So meron tayong 2 minuto naman para dito. Tingnan natin ang unang gawa ng pangkat 1 na ang kanilang pinili ay jingle. By the way pala, eto muna ang ating rubrics ng pagmamarka. Lahat kayo mamaya ay magbibigay ng punto. So leaders, be ready para puntusan ang kabilang, ang magkabilang grupo at ipaliwanag nyo kung bakit yun ang puntos na inyong naibigay. So 3 kategorya na lamang, nilalaman, organisasyon at presentasyon, at pagiging malikhain. So sa nilalaman dapat, nandun lahat ang mga dapat nyo makitang konsepto. Sa organisasyon dapat malinaw, wasto at epektibo ang inyong mga pinakita. At malikhain dapat talentado. Kitang-kita na kung gaano katalentado ang mga mag-aaral ng Sampaguita High School, okay? So, simulan na natin ang panonood sa video. Sa bansang ito, mga gusan ito na tayo, kalapoy ay wala. Pero nakita ko kahapon sa balita'y iba, may mga nagwewelga, sinasabing sa huli na hindi sapat na. Nakakapagod pa lang maging HIRAP. Nakakapagod pa lang maging HIRAP. Pero bakit hindi isipin kalagayan natin ngayon? Nahihirapan kami, parang problema ng mundo. Pasagpasan namin, ang hirap pa lang maging HIRAP. Ang hirap pa lang maging HIRAP. Oh,
tuloy, paano na kaya ang mahihirap kung wala ang pag-asa? Nagmumukhang sira, kakahintay na aksyon ng gobyerno sa isyong to. Tanong-tanong ka pa kung sino ang mga tao na ito. Oh, alam nyo na yun. At sana kami naman na inyo. Wow! Okay, ako'y napaindak sa awitin ng Group 1. Okay, ngayon, maari ba natin silang bigyan ng puntos para sa kanilang ginawang jingle? Ang pinuno ng Group 2, maari bang magsalita kung ilang puntos ang iyong ibibigay para sa unang pangkat na jingle? Para sa unang pangkat, 5 puntos po ang ibibigay ko para sa nilalaman sapagkat halata naman po na pinagandaan po talaga ng unang grupo ang kanilang presentasyon. At kung ang pag-uusapan po ay mga datos, impormasyon at ang mga konseptong nilahad po nila sa pamamagitan ng isang awitin, masasabi ko po na ito po ay wasto at epektibo at kompleto. At para po sa organisasyon at presentasyon, 5 puntos din po ang ibibigay ko sapagkat naging wasto, epektibo, maganda at maayos ang kanilang pagkakapresenta. Para okay naman po sa malikhain, 5 puntos din po ang ibibigay ko sapagkat sila po ay nagpakita ng talento at kahusayan sa paggamit ng sining sa kanilang presentasyon. With a total po of 15 points. Wow! Naka-perfect points ang Group 1. Talaga nga naman kasi tayo lahat ay napaindak. Nakikita ko yung mga naka-oncam talagang napapapalaktak at napasasabay sa awiting ito. So, dahil dyan, ano kaya yung konseptong pinakita nila sa awitin nila? Sabi ni Darlene ay may pinakita. Sige, Darlene, tuloy mo nga. Sa tingin ko po, ang konseptong kanilang pinakita sa kanilang awitin ay yung kahirapan po na kung saan pinakita rin po o binigyan din po tayo ng insights kung sino po ba talaga ang may kasalanan, kung bakit po naghihirap ang mga tao. Siyempre po bilang isang mamamayan, malaki po yung ginagampanan ng ating gobyerno sa ating ekonomiya, lalo na po sa sistema pangkabuhayan. At sa tingin ko po, meron din po tayong kasalanan bilang isang mamamayan. Sapagkat sa tingin ko po, para po umunod po yung ating ekonomiya, kailangan po nating lahat na maging masipag o dapat po at least ang bawat mamamayan or most of us po ay nakakapagtrabaho. Wow, ako'y talaga nabibilib sa inyo na sa murang isipan ninyo ay naiisip niyo mga ganyang malalalim na konsepto. Ngayon, tutungo na tayo sa second video ng Group 2. Beep, beep, beep! Sulit ba kay Bulirit? Isa na namang kaabang-abang na edisyon ang matutunghayang nating lahat. Dahil may mga very special guests tayong mga kasama ngayong hapon. Sobrang excited na akong makilala sila at hindi na ako makapaghintay pa. Paano ba naman kasi? Tunay nga nagagandahan silang lahat. Yes, partner. Not only that, they don't just have the looks, they have super intelligence.
beauty and brain nga, ika nga nila. Sila yung mga tinitingnan personalities who excel in their chosen professions. True ka dyan, partner. So ayun na nga, ito na ang pinakihintay natin. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Let's all welcome our guests and let the talk show begin. Our first guest is the unkabogable, indestructible, impressionable, volleyball, na sa kanya lahat ng ball, Darlene Faye Tongyo. Hello, good afternoon. It's really a pleasure to be here today. We have another guest na hindi magpapakabog at hindi magpapakatalbog. Siya ang kauna-unahang astronaut na bumagsak sa kanyang subject. Please welcome Felicity Lelaine Torres. Thank you so much for inviting me here. Our next guests are an improv troupe known for their quirky humor and the on-the-spot punchline. Let's give a big round of applause for Rodeline Treyes. Thank you for inviting me and good afternoon, everyone. Ano masasabi niyo sa pinakitang larawan? Tumpak ang iyong kasagutan at ako'y magbibigay ng bagong kaalaman. Alam niyo ba na ang pagboto ay isang pakikibahagi o pakikiisa ng mga mamamayan sa lipunan? Feeling ko ang ipinapakita sa larawan is about corruption. Tama! Sa aking palagay, ang ikatlong larawan ay patungkol sa ating tinatawag na crab mentality. Tama ang iyong kasagutan. Ngunit, ano nga ba ang crab mentality? Ang crab mentality ay isang isipa na kung saan ang ibang tao ay hindi ang kanilang hapa dahil sa inuit o sa nais, hindi sila malamit. Para sa akin, ito din ay kaisipan na kadalas ang ikinakabit sa mga kagaya nating Pilipino na naghihila ang pababa, kaya hindi umaasenso. So, gamit ang mga pinagsama-samang larawan, sana ay may idea na kayo sa pag-uusapan natin. Ito ay tungkol sa korupsyon. Ayan ang pangunahin nating paksa. Pero paano nga ba ito makaka-apekto sa ekonomiya, pakikibahagi ng tao sa lipunan, at paano maikokonekta ang usaping paghalal sa leader sa tinatawag nating crab mentality? Ang corruption po ay maaaring maging isa sa dahilan sa hindi pagundad ng ekonomiya ng isang bansa. At dahil din po sa corruption ay parang natatakot na dito ang mga mamamayan o nahihirapan na rin po silang pumili kung sino ang kanilang ipoboto para sa darating na eleksyon dahil po sa kasira nilang tiwala sa mga nakaraang politisyon. May ilan din kasing tumatakbo na hinihila pababa o sinisiraan yung kabilang partido para sila yung umangat. Grabe, partner. Kakaiba yung mga sagutan nila, di ba? Totoo ngang beauty with brains ng ating mga guest ngayong araw. Yes na yes, partner. Thank you, Miss Felicity, Miss Darlene, and Miss Rodeline. We have learned a lot from you today. For our deeper understanding of crab mentality and corruption, I'm your host, Ray Oliver Tingson. See you again next afternoon. Well, maybe this is the time to wrap up the show. I would like to thanks to our three lovely guests. I'm your host, Mark Bagahon, is now signing off. Beep, beep, beep! Sulit ba kay Bulirin? Wow! Talagang pinapahanga ako kayo, no? O hindi pala, kayo pala ang nagpahanga sa akin sapagkat ang gagaling, no? Talagang pwede kayo isama sa isang show na That's Entertainment. So Group 1, handa na ba kayong bigyan ng puntos ang Group 2? Handa na po, ma'am. Okay, para ano ang puntos?
Para po sa nilalaman, ma'am, bibigyan ko po sila ng 5 puntos. Sapagkat po, nakapagbigay po sila ng malinaw at magandang ano po presentasyon tungkol sa korupsyon at pagboto. Sa organisasyon naman at presentasyon po, 5 puntos rin sapagkat naging maganda po ang kanilang pag-deliver sa kanilang na-assign na tungkulin. Sa malika, sa pagiging malikhain naman po, 5 puntos rin sapagkat po ang ganda po ng edit at ang ganda po ng naging flow ng kanilang talk show. Kaya sa kabuuan po, 15 points po. Ako naman ay sumasang-ayon sa binigay ng bawat grupo na puntos. Ako ay magbibigay rin ng 15 puntos sa bawat bangkat sapagkat sa kanilang mga pinakitang video presentation, talagang nagpakita ng talento, magandang konteksto, at organisadong kaisipan tungkol sa ating paksa sa araw na ito. Bilang pagbubuod sa ating mga video na panood, paano ba nagagamit ang participatory governance sa ating lipunan? Yes, Rodeline? Ang participatory governance ay magdudulot ng pagbuo ng social capital o ang pagbuo ng tiwala sa pagitan ng pamahalaan, civil society, at mga mamamayan na isang mahalagang element sa isang demokrasya at mabuting pamamahala. Wow! Ang galing ha! Sapagkat talagang napakita mo kung paano ito magagamit. Ngayon, dahil alam natin kung paano nagagamit ang participatory governance, ano-ano ang maaaring gawin upang mapaunlad ang ating bansa gamit ang participatory governance? Yes, Aaron! Aba, mukhang mahusay ito ah. Ang pangangalap at pagbabahagi ng impormasyon sa mamamayan tulad ng pagdalo sa mga public hearing, pagsasagawa ng survey, pagsasama ng mamamayan sa consultation tungkol sa isyong mahalaga sa bayan at paghingi ng opinion sa mga issue at mga program na ipinatutupad nito ay ilan lamang sa mga maaring paraan ng pagpapaunlad sa ating bansa. Gamit ang papel ng mamamayan sa pamamahala. Wow! At meron parang mukhang gustong idagdag si Mark Tumbagahon. Sige nga, Mark. Ayon sa mga ilang eksperto, mas magiging aktibo ang paraan ng pakikilahok ng mga mamamayan kung sila ay kasama mismo sa pagbuo ng mga programa at proyekto ng pamahalaan. Minumungkahi ni Koryakov at SIS 2003, may ituturing ang pinakamataas na paraan ng pakikilahok ng mamamayan sa pamahalaan ay kung kasama sila sa pamahalaan sa mismong pagpapatupad ng mga programa ito. Talagang ako'y nai-impress sa inyo, no? Talagang kayo'y nagko-quote pa ng mga kilalang ekonomista pag kayo ay, as a rather ekonomista ng ating mga kilalang tao sa pag-aaral ng kontemporaryong issue, no? So, last question po. Ikaw bilang isang mag-aaral, ano-ano ang mahalagang papel ng mga mamamayan upang maging ganda o mabuti ang ating pamahalaan? Aba, si Angelique ay nagtaas na ng kamay. Sige, go Angelique! Ang mahalagang papel ng mamamayan sa mabuting pamamahala ay ang political na pakikilahok tulad na lamang ng pagboto. Dapat tayong makiisa sa mahusay na pagpili kung sino ang ating ilululok sa pamahalaan na may magandang pamamalakad sa pamahalaan, at alam naman nating lahat na nasa kamay ng mamamayan ang mga posibleng pagbabago sa lipunan. Kaya naman dapat maging maingat ang mga mamamayan sa pagboto at pagpili ng kandidato. Isa pa po sa mahalagang papel ng mamamayan sa mabuting pamamahala ay ang pagiging aktibong mamamayan sa pakikilahok sa mga gawaing makabuluhan, kagaya na lamang ng mga diskurso sa pamamahala upang bigyang katugunan ang mga hamong panlipunan. Ito po ay upang maging matagumpay ang pamamalakad ng pamahalaan. Siyempre, kinakailangan pong makilahok ang mamamayan sa mga gawaing panlipunan. Ang pinaniniwalaan ng mamamayan ay batay sa prinsipyong kanila o ating pinangangatawanan.
ay ginagamit nila upang harapin ang araw-araw na pagsubok at pangyayari sa buhay. Ang husay, no? Meron pa bang nais magdagdag dito ng mabuting mamamayan yung role? Wow, Jolilyn! Tuwangko, ikaw nga? Karagdagan po sa mahalagang papel ng mamamayan sa mabuting pamamahala ay ang magkasamang pagbuo ng pamahalaan at ang mga mamamayan ng mga solusyon sa mga salaring kinakaharap ng lipunan. Dahil hindi dapat palaging inaasa ng mga mamamayan ang solusyon sa kinakaharap na problema ng bansa, kundi dapat silang makiisa upang pagtagumpayang maresolba ang mga problema sa ating bansa dahil sila ang mas nakakaalam sa mga problemang ito. Isa rin ang paglawak sa civil society sa mahalagang papel ng mamamayan sa mabuting pamamahala. Layunin nito na maging kabahagi sa pagpapabago ng mga pulisiya at mag-iit ng accountability at transparency mula sa Estado. Ang idealismo ay isang paniniwala ng isang mamamayan, grupo at ng isang bansa. Dahil sa idealismo, dito masusukat kung gaano mapapaunlad ang tao o ang isang bansa. Talagang ako'y natutuwa sapagkat ang husay niyo talagang sumagot, no? Kaya nga itong portion na tayo nakalagay dyan, any questions? Kasi lahat ng aking mga tanong ay talagang inyong nasagot. Ngayon naman, kayo ba ay may tanong sa ating naging paksa sa araw na to? Okay, wala na. Kaya tutungo na tayo sa ating tanong kanina. Okay? Bilang isang mag-aaral o mamamayan, ano ang mga kahalagahan ng iyong paglahok sa pagganap sa ating lipunan? Sa mga nagaganap sa ating lipunan? Or in short lang, pwede natin itanong yan. Bilang kayong isang mag-aaral na lamang, ano ang mga role ninyo na pwedeng gawin upang makatulong sa isang mabuting mamamayan? Diga, anyone from the group na pwedeng sumagot ng ating konsepto ngayong araw na to? For our final question for today, bilang isang mag-aaral, ulitin ko, na-related din dito sa question, bilang isang mag-aaral, ano ang iyong gampanin upang makatulong sa mabuting pamamahala ng ating gobyerno? Yes, Mark! Ako po ay makakatutulong sa gobyerno sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas na ipinapatupad ng ating gobyerno. Tulad ng hindi paglabas sa aking tahanan upang mas makatulong pa sa intensyon ng ating gobyerno na ilayo tayo sa bantana ng COVID-19. Ang aking dedikasyon sa pagiging isang marangal at mabuti na mag-aaral ay tiyak na may malaking bagay na ginagampanan sa pagpapanatili ng sa pamuting pamamahala ng ating gobyerno. Okay, so maganda yung kanyang mga itinuring o mga sinabing salita na lahat tayo ay maaring gawin sa inyong simpleng pagsunod sa batas, pag-aaral ng mabuti, ay makatutulong upang magkaroon tayo ng magandang pamamahala. Okay, dahil dyan, it's quiz time! I-ready na ang inyong kahutang! Okay, naka-ready na ba? Tayo ay magku-quiz, malalaman natin kung sino ang mahuhusay nating mga mag-aaral para sa araw na ito. Okay? Ready na? Paki-enter ang code na makikita nyo sa inyong screen. Loading game pin. Ready na? Okay, ang ating pin is 363-6011. Okay? Nandito na si Lebron, si Mark Tumbagahon, si Mark Bulao, si Sam, si Tongyo, si Rodelyn Treyes, naririto na, si Angelic Yamson. Okay.
So let's start our Kahoot. Tatlo lamang po ito. Ibibigay nyo ang konsepto na ipinapakita dito. Okay? Ready? Go! Aba, nakasagot lahat? So, tingnan natin. Skip natin ang score muna para for the ano, suspense. Number two. Okay. So, next na natin muli. Whoops. Mamaya na ang score para meron tayong excitement and thrill. Okay. Ngayon na natin malalaman kung sino ang ating top one. Okay, top three. Congratulations, Angelic Jemson. Number two, si Felicity. Torres, and number one, sino kaya? Okay, congratulations, Mark Tumbagahon. Sapagkat napakahusay, ikaw ang ating top one para sa palaro nito or ating quiz time. Okay, so huwag kayong malulungkot, mga anak. Lahat yan ay recorded sa ating Kahoot time. Mamaya natin i-record yan sa inyong mga records. Okay? Kung wala na kayong katanungan, ako'y magpapaalam na. Salamat sa pagdalo sa ating online class. Sa muling pagkikita klase. Goodbye, class! Paalam po. Paalam po. Paalam po. Salamat po. Salamat po. Thank you po. Paalam po. Paalam po, ma'am. Thank you po. Paalam po, ma'am. Thank you po.